guys, welcome back to my channel. Kayo ba po ay naniniwala sa mga pampaswerte, lalo-lalo na po kung ang langgam na itim ay pumasok sa inyo? Yan po ay napakaraming binipisyong dala sa atin ng langgam na itim, kaya wag na wag niyo po silang papatayin. At yan po ay instead na patayin ninyo, ay i-welcome niyo po yan sa loob ng inyong tahanan. At gagawan po natin kayo ng isang ritual na napakaganda at magdadala ng swerte, tagumpay, at kasaganahan ng buong pamilya. At syempre, protection din po ito. Ang video ito ay para po sa inyo. Gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play, 'cause you never feel this way. It's my lucky day. Kung kayo po ay pinasukan ng itim na langgam, yan po ay kusang naalis kahit yan po ay hindi ninyo itaboy. At wag na wag nyo rin po siyang itataboy dahil napakaraming swerteng dala sa inyo ng itim na langgam. Ang una po ay kailangan nyo rin po ito. Kumuha po kayo ng isang botelya at maglagay po kayo ng honey sa loob, or kaya po pulang asukal or puting asukal. At lagyan nyo po ito kung halimbawa makakita po kayo ng langgam. Mas mainam po ito, hindi mamamatay. Kasi kapag kinuha nyo po, halimbawa ito yung langgam, kinuha nyo ganyan, may tendency patay na ang langgam, di ba? Halimbawa ganito, maglagay po kayo ng asukal na pula, alin man po doon, asukal na pula, asukal na puti, or honey doon sa isang botelyang maliit. Pero hindi naman kaliitan, medyo malaki-laki. Kasi po, lalagyan natin to ng larawan natin. Ngayon po, di kunyara, ito yung tumpok ng langgam na itim. Doon nyo po siya, kumbaga, naka-open po yung ating bote, hayaan nyo po siyang nandoon hanggang pumasok din po yung langgam na itim doon. Kapag yan po ay nakapasok yung langgam na itim doon, mas mainam, mas maraming langgam ang makapasok, na buhay po sila, buhay. At pagkatapos po niyan, ay inyo po siyang i-ano na, kapag may nakapasok na na ano, pero mag-antabay kayo kasi baka naman po may pumasok at iniwan nyo po yung bote doon, yun po ay kusang nawawala ha. Kusa po silang umaalis kahit hindi nyo po siya itaboy. Baka kayo ay masalisiyan, nakita nyo na may pumasok na pong langgam na itim doon, tapos hinayaan nyo, sa isip nyo po eh, hayaan mong pumasok ang madami dyan ano, itim na langgam. Yan po ay kusang naalis. Baka po nawaglit kayo, umalis na po silang lahat, wala rin laman ng inyong bote. Kaya kailangan, pag medyo may laman na ang inyong bote ng itim na langgam, ay inyo po na siyang tatakpan muna. Tatakpan po muna. Kasi iset aside natin siya sa isang munang tabi, kasi baka makawala yung inyong langgam na itim. To. Ang gawin nyo po, kumuha po kayo ng larawan ng mga tao na nakatira sa loob ng inyong tahanan. Ngayon po, isulat nyo po isa-isa. Ang gagamitin nyo pong panulat, ay ball pen. Kasi, kumbaga, hindi naman to ritual para po doon sa mga masasamang tao or yung mga kailangan talaga niyan. Ito po ay panalangin natin para sa ating, sa buong nakatira po doon. Susulat po natin doon yung real name ng bawat tao na nakatira sa ating pamamahay. Kung yan ay ating mga anak, mister natin, ayun, sulat po natin lahat doon. Basta doon po sa larawan ay family picture na masaya kayo, ganon, masagana. Halimbawa, nag-travel kayo sa isang lugar, yun mga ganon, yun po ang ilalagay ninyo. At pagkatapos po niyan, yun po ay ilalagay ninyo sa loob. At kailangan din po natin ng dinurog ng dahon ng laurel at cinnamon powder. Yun po ay mga magaganda at makaka-attract ng money. Pagsasama-samahin na po natin sila doon. Halimbawa po, dinurog ng dahon ng laurel, halimbawa isang plastic na dinurog po ninyo or ibukod nyo po doon, kasi bibihira po sa isang plastic. Yun po may mga buo.
Kaya ibukod nyo po yung buo kasi yun po ay gagamitin naman natin every Tuesday and Friday sa pagsusunog. Pagkatapos po noon, itodo po natin na doon sa butelya. Ihuhu na rin po natin doon. Tapos ang cinnamon powder po, pwede pong isang kutsara, pwede pong tatlo hanggang pitong kutsara na cinnamon powder. Pwede po yun, ishoot po natin siya doon sa butelya. At pagkatapos po niya, energize po natin siya sa may silangan, sa may silangan, 6:30, 7 hanggang alas 8 ng umaga ang pag-energize. Pagtungtong na alas 8, bago po matapos 'yan, kailangan di halimbawa na isalam niyo na lahat 'to, yung nasa bote na. Magsindi po kayo ng kandilang dilaw o kaya po sa kandilang berde o pwede rin po kandilang pula. Yan. Tapos kagaya na sinasabi ko po sa inyo, bawat kandila ng paulit-ulit, kung kayo po ay bago sa ating channel, yan po ay inuukulan ng panalangin bago po yan binubuksan. Para ito po ay liwanag ng ating buhay at ang gagamitin nyo pong paninde ay yung mati kay isang sindihan ay bukas na po kaagad. Kasi kung iyan po ay, kumbaga, sinisindihan nyo, nagpasindi-sindi na kayo, hindi magkandasin-sindi ang kandila, ay papaltan nyo po yan. Yan po ay negative. Kumbaga, mababaliwala yung ating ritual na gagawin dahil maraming hadlang. Kumbaga ganon, maraming mga pagsubok pang darating sa inyo. Kaya mas mainam, kaya lagi ko po kayong sinasabihan, ang kandila natin ay kailangan na isang sindihan ay bukas na. Kasi kung yan eh, nagkandasindi-sindi kayo, hindi masindi-sindihan, meron po tayong mga bossing na manonood na ganyan po ang nangyari, yan po ay maraming negative. Yung po ako nga po ay kinalibutan sa kwento po ni ma'am. Dahil napanood niya yung video natin, sila po ay tinutumbok ang bahay. Alam niyo ba po ha, huwag po kayo magagalit. Ang pagkakaalam ko lamang po, ito ay depende sa ating kaalaman, ang mga tinutumbok na bahay, yan daw po ay lugar ng mga bad spirit. Kaya ayaw po nila na yan ay matitirhan ng bahay. Kaya po sila ay kumbaga nagsisilbing mala sa mga taong, sa mga bahay ng mga tinutumbok. Kaya po apektadong-apektado yung mga taong nakatira doon. Yan po ay, yun ang sabi po, yun po ay, yung mga tinutumbok na pwesto ay para daw po yan sa mga bad spirit. Yan, kumbaga bigyan natin sila ng pwesto na para hindi tayo, kumbaga hindi tayo maabala din. Ayun. Pero kung syempre sa mga subdivision at bawat lugar yan, kung lalo't hindi po naniniwala sa mga pamahiin, ganun din po sa mga punsoy, eh talagang tinitirhan po yan. Lalo na po yung mga subdivision, kung sino na lang makabili noon, hindi naman sila magsasabi na ito ay para sa ganyan at hindi nila pinagbibili, yan po ay nasa tao po yan. Ngayon, nasa tinutumbok po ang kanilang tahanan. Ngayon, yung kanila daw po ang kandila ay hindi mabuksan-buksan. Ang nagkanda ubos-ubos daw po ang laman ng kanilang lighter at ganun din ang nagkanda putol-putol ang pospro ay minsan pong nasindihan ay nilipad din ng hangin. Kumbaga, yan po ay maraming mga bad spirit na nandyan. Yan po ay maaaring hindi tumalab or totaling hindi tumalab ang inyo pong mga hinihiling. Pero ang gawin nyo po, palitan nyo po si kandila at make sure na sa susunod ninyong pagsisindi ay hindi nyo po idedirekta dito. Kailangan alamin nyo po muna ang inyo pong paninde kung yan po ay talagang sisindi. At pagkatapos, kailangan isang sindihan ay bukas na. Kaya alisin nyo po yung mga bagay yan. Bawa electric pan, patayin nyo po muna bago po kayo gumawa ng ganito. Kasi kung ito po ay hindi masindi-sindihan, yung mga maaaring makasagabal ay patayin muna or kaya ilayo muna para po dire-diretso, walang sagabal. Isang sindihan, bukas po kaagad. At pagkatapos po nito, ay lagi po tayo mag-uukol ng panalangin bago bubuksan. Panalangin at katuparan sa lahat ng ating mga pangarap sa buhay, liwanag ng ating buhay, tungo sa ating tagumpay. Lahat-lahat ng mga wishes, i-wish nyo po dito na hindi nyo po gagamitan ng sana. Lahat po ng mga ganyang mga panalangin, walang sana. Kasi kung may sana, yan po ay 50-50 o totaling hindi po matupad. Kasi, kumbaga, sana mangyari, hindi kayo sure na mangyayari. O maaaring hindi maganap ang inyong hinihiling. Kaya kailangan sigurado kayo sa inyong sarili. Kaya nga po, dapat lubos ang devotion ninyo sa inyong sarili para matupad ang mga pangarap sa buhay. Halimbawa,
Gusto kong magkaroon mga ganon. Demanding po kayo at sure na sure kayo na magaganap. Kaya kailangan think positive at lubos ang paniniwala, kasi kung kayo po ay may doubt o halimbawa gumagawa kayo ng ganito, lumilipad naman ang inyong isipan. May kakilala po kong ganyan. Siya po ay nananalangin. Siya po ay tulalang ganyan nananalangin. Pero ang kanya pong isipan ay pinapasok pa ng mga iba't iba. Kung pansin ninyo, ang dami mga sagabal, di ba? Kasi nga po, kumbaga maraming, lalo't marami po kayong mga problema sa buhay. Marami po mga bad spirit na nandyan na hindi kayo hahayaan na magtagumpay. Marami mga negative. Kaya kailangan kayo po ang manalo. Kaya kailangan lupos po yung inyong paniniwala para po kayo ay magtagumpay. Hindi po yung magkakaroon pa po kayo ng doubt. Kailangan lupos ang paniniwala, concentration at with feelings. Ayan. Kung inyo pong gustong ibuga lahat-lahat ang inyong sama ng loob o mga panalangin sa kandila, kahit iiyak nyo po yan, gawin nyo po siya. At pagkatapos po nun, sindihan na po natin ang ating kandila pag natapos lahat ng mga panalangin natin. At pagkatapos, ito po ay lagi tayong kagay na lagi sinasabi sa may silangan, 6:30 hanggang alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Pagkatapos po yan, kapag tapos na, ito po ay lahat ng mga kahilingan natin kailangan maubos ang mga kandila. At pagkatapos, antabayan na natin na tumigas siya at ating aanuhin siya na, halimbawa, kukudkudin natin yung pinagmilta nito, pinagtunawan, at isushoot din po natin siya doon. Kasi yun po ay liwanag ng ating buhay. Ngayon po, di yan na, yung na-energize na natin. Yung nasa botelya na may langgam at ano. Tapos po tayo ay mag-wish doon. Halimbawa, ito yung botelya. Mag-wish tayo. Kagaya rin po ng wish natin sa kandila. Tapos sabihin po natin, katuparan sa lahat ng aking mga pangarap sa buhay. Ganun din, tagumpay na aking buong pamilya. Sabay po yung hihipan nyo po yung loob. Tapos, basta bahala po kayo kahit gano'ng katagal, ha? Yun po yung sample lamang. Kahit gano'ng katagal, nandami ng inyong wishes. Pagtapos po noon, sabay takpan nyo po. At ito po ay ilalagay ninyo sa mataas na lugar na walang makakakita. Yan po ay makakatulong sa inyo tungo sa inyong tagumpay ng inyong buong pamilya, ng inyong, kumbaga kung ganyan ang buhay ninyo ngayon, kayo po ay mababago po yan unti-unti. Basta, be patient. Para po tayo kumbaga maging magaan ang daloy ng buhay. Kung kasi po, yung mga taong nagmamadali, yun nga po ang sabi nila. Ang tao daw po na mga successful ay hindi nagmamadali. Yan po ay kumbaga step by step ang pag-unlad. Hindi po yan ano, kung may mag-aalok sa inyo na bigla ang kita. Halimbawa mag-invest ka sa akin ng mga ganito, may kakilala po kong ganyan. Yung kanya pong pinag-retirement na pera, 3 million. Ay pinagpaubayan niya doon dahil siya po ay sinabihan na kikita daw ang pera niya ng ganito at ganito. Nako, naloko lamang po si Ma'am Kawawa. Kaya huwag po kayong maniniwala sa mga bigla ang kita ng pera. Yan po ay step by step, ang mga yumayaman ay step by step ang pag-asenso, hindi po yan biglaan. Pero nalaman kung kayo'y tumama sa loto na talaga lamang ayan na, pangita na ang yaman niyo at guha ng ticket ninyo. Pero yung po mga ganyan na malakihan ang kita at ikaw ay mag-i-invest, ay nakoy, wag na wag, Diyos ko po Lord. Wag kayo maniwala, pera nyo na, hawak nyo na, 3 million, pakakawalan nyo pa. Nakaw, wag kayo magpapaniwala sa mga ganyan. Kaya yan ay totoo, kaya hindi. Maging masaya na kayo, sinupin nyo yung inyong pera. At yun ay mas mainam na hawak po ninyo at unti-untiin nyo lamang ano't yan ay magkakasya. Basta po, huwag kayong maniniwala sa mga ganyan. Ang mga umaasenso talagang tao ay unti-unti ang pagganap, hindi po yung biglaan. Yan, yun po ang, yun ang basis sa aking paniniwala at aking binabasa at nakita sa mga taong nakapaligid sa akin ay talaga namang step by step po yan. Hindi po yan isang click ay milyonaryo ka na. Yun nga, mangyayari yun. Kung kayo mananalo sa loto, isang click lang ay milyonaryo ka na. Pero kung yung mga ganong salitain ay wag na wag kayo magtitiwala. Ayan, basta ito po sinasabi ko po sa inyo ay step by step ang pag-asenso. Hindi po to biglaan ha. Huwag po kayo maiinip. Basta kay maliit na blessing yan, ipagpasalamat natin yan sa Panginoon. Kasi yun nga pong nagpapasalamat at
pinahahalagaan ang maliit na biyaya, yan po ang palaki pa ng palaki. Yan, basta tayo maging masaya na kung anong mga blessing nating natatanggap, ay yakapin natin yan ng hustong-husto at ipasalamat. At manalangin tayo sa taas na tayo'y umunlad, mabagong ating buhay, yun, tapos sabayan po natin ng mga ganito ritual. Talagang sinisigurado ko po sa inyo sa mga ganyang ritual ay unti-unti mababago ang inyong buhay. Hindi na po ako lalayo dahil ako po ay marami ng mga pinagdaan ng sobrang hirap noon. At dahil ako po ay mahilig sa mga pampaswerte at ako ay ginawa ko lahat-lahat ng aking mga makakaya ay talaga namang, kaya ako ay masayang-masayang i-share sa inyo dahil talaga namang natatamas ako at hindi ko po sinabi ako'y mayamat, milyonarya, pero ako po ay ang laki ng difference ng pagbabago ko dati at sa ngayon. Ayan, kumbaga dati ay tinitingnan-tingnan lamang namin sa mall ang masasarap na pagkain, ganun din yung tahanan, mga pangarap, sasakyan. Ngayon po ay kayang-kaya na natin bumili ng ganyan dahil lamang din sa sipag at saka panalangin sa taas at gumawa ng ganitong mga ritual. Pero wag nating aasahan, kalmado lamang. Basta pag may mga blessing na dumating ay pasasalamat. Salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!